Kung napapansin nyo guys, tumutunog siya. Ibig sabihin na nakakasagap siya ng signal. Ibig sabihin, successful tayo guys sa ating pagsiset up ng ating satellite finder. Wow! Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel. At kung ikaw ay napadaan lang sa channel na ito, welcome to my channel at marami pong salamat guys sa pagbisita. For today's video, ang gagawin natin guys, magsiset up ulit tayo ng ating satellite finder na Satlink WS6933. Ang gagawin nating setup ngayon guys ay para sa Satellite Digital TV Box o Satellite Digital Satellite Receiver. Mahalaga kasi guys na malaman natin ang tamang setup ng satellite. Kasi sa tuwing mag-install tayo ng kahit anong digital satellite receiver, kung hindi natin gamit ang tamang setup, ang mangyayari kasi guys, hindi natin makuha ang pinakamataas na signal strength at saka signal quality. Kasi ang bawat digital satellite receiver ay may kanya-kanyang transponder. Kumbaga, iba't iba ang kanilang frequency. Napakahalaga kasi guys na makuha natin ang pinakamataas na signal strength at saka signal quality para mas maganda ang reception na lalabas sa TV. Okay, kung first time tayong mag-set up nito guys, mayroong tatlong bagay na kailangan nating alamin. Number one, kailangan malaman natin guys ang longitude at latitude ng ating location. Number two, kailangan malaman natin guys kung ano ang pangalan ng satellite provider na gamit ng satellite. Number 3, kailangan malaman natin guys kung ano ang transponder na gamit ng satellite. Okay, panoorin nyo guys ang buong video na ito mula simula hanggang sa dulo para malalaman ninyo ang step by step procedure. Okay, mag-umpisa na tayo guys. Okay, i-on muna natin guys ang ating Wi-Fi. I-on din natin ang ating location. Pagkatapos, i-open natin guys ang compass ng ating cellphone. At ngayon, nakikita natin guys na ang ating latitude ay nasa 9.47 degrees north at ang longitude ay nasa 123.59 degrees east. At ang satellite provider na gamit ng satellite guys ay Kuryasat 7 at ang kanyang location ay nasa 116.0 degrees east. Sa transponder guys, ang kanyang frequency ay nasa 12719 at ang polarity ay horizontal. At ang kanyang symbol rate ay 45,000. Okay, ngayon i-on na natin guys ang ating satellite finder. Paalala lang guys, kung first time kayong magsiset up ng iyong satellite finder, ang unang gagawin natin guys dito sa main menu, pupunta tayo sa System Settings. Dito sa USD language, ang pipiliin natin ay English. Dito sa K-Tone, i-off ko siya guys. Pero kung gusto niyong tutunog pag pinipindot, i-on nyo lang. Dito sa Lock Tone, dapat naka-on siya guys para tutunog siya kapag nakakasagap ng signal. Dito sa Flashlight, i-off lang natin ito. At ang Power Unit ay hahayaan lang natin ito. Dito sa local longitude, dito natin ilalagay ang nakikita natin dun sa compass. Dito sa local latitude, ganun din ang gagawin natin guys. Dito natin ilalagay ang nakita natin dun sa compass. Okay, exit muna tayo guys.
At ngayon, pupunta tayo guys sa Satellite Manager. Dito natin ilalagay guys ang pangalan ng satellite provider na gamit ng satellite. Pipiliin lang natin Add Satellite. Dito sa sat name o satellite name, since Kuryasat 7 ang pangalan ng satellite provider na gamit ng satellite, ang ilalagay kong pangalan dito guys ay KSAT 7 satellite para madali ko lang siyang matandaan sa tuwing mag-i-install ako ng satellite. Next, dito sa longitude, dito natin ilalagay guys ang location ng Kuryasat 7, 116.0 degrees east. Dito sa LNB type, pipiliin natin universal. Next, hahayaan na lang natin itong mga sumusunod na default setting. Okay, exit muna tayo guys. Next, pupunta na tayo sa TP Manager or Transponder Manager. Dito natin ilalagay ang transponder ng satellite. Dito sa frequency, ilalagay natin dito 12719. Next, dito sa symbol rate, ilalagay natin dito 45,000. Next, dito sa polarity, ilalagay natin dito horizontal. Okay, exit muna tayo guys. Since tapos na tayong magsiset up ng ating satellite finder, atin na itong iti-testing. Iko-connect muna natin ang kable na nakakonect doon sa satellite dish. Kung napapansin nyo guys, tumutunog siya. Ibig sabihin na nakakasagap siya ng signal. Ibig sabihin, successful tayo guys sa ating pagsiset up ng ating satellite finder. Kung napapansin nyo guys, ang signal strength ay nasa 73% at ang signal quality ay nasa 72%. Kasi ang satellite dish na ginagamit natin guys ay naka-align ito sa GPNOY. Ngayon, ititesting natin ito guys sa GPNOY setup. Kung napapansin nyo guys, tumaas na ang signal quality. Naging 73% na siya guys. At ngayon, ititesting natin ito guys sa signal setup. Kung napapansin nyo guys, tumaas ang signal strength at ganun pa rin ang signal quality. At ngayon, ibabalik na natin guys sa ating ginagawang setup para sa satellite. Mababa talaga guys ang signal strength at saka signal quality. Kasi ang alignment ng satellite dish na ginagamit natin ay hindi intended para sa satellite. Kaya kung mag-i-install tayo guys, dapat ang gamitin natin ay ang tamang setup para sa kung anong setup box ang ini-install natin para makuha natin ang pinakamataas na signal strength at saka signal quality para maging maganda ang reception ng ating TV. Okay, tatanggalin na natin guys ang kable na naka-connect dito sa ating satellite finder. Okay, sana ang video na ito guys ay nakapagbigay linaw sa inyo. At sana mayroon kayong natutunan sa ating video tutorial ngayong araw. At kung sa palagay nyo guys ito'y nakakatulong sa inyo, huwag kalimutang i-click ang subscribe button below sa video na ito. Pati na rin ang notification bell at pipiliin nyo guys ang all para maging updated kayo sa mga susunod kong upload na video. At huwag rin kalimutan guys na i-share ito sa inyong mga kaibigan, kapatid,
kapamilya, katrabaho, kakilala o kahit sino pa man yan guys, para naman kahit papano makakatulong tayo sa kanila. Okay, hanggang dito na lang guys. Hanggang sa muli nating pagkikita. God bless you all.